What's up mga kamiks? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Kibali sa video ito mga kamiks, magpasaka kami ng yero. Iakyat namin yan doon sa third floor. Sishare ko sa inyo mga pamamaraan namin, paano namin yan imanumano pag-akyat yung mga yero namin. Yun ang aming iakyat. At samahan nyo kami mga idol, mga kamiks. Let's go! Kibali yun yung yero na dumating kahapon. Kibali dumating na yung mga materialis namin. Yun yung mga yero namin. 79 piraso yan. Ipapalit namin yan doon. Doon namin yan iakyat sa pinaka rooftop, pinaka third floor na yan kibali. Isishare ko sa inyo pamamaraan namin, paano namin manumano pag-akyat yan. Kibali, ang haba pala niyan mga kamix is 11 meters yung haba sa ating corrugated sheet. Yan, long span yan. Ito yung mga kasamahan natin, mga co-workers natin. Ayun yung humahatak ko, nandun sila sa taas. Kibali, roping activity pa rin tayo. Samahan nyo kami mga kamik sa aming mga activity dito sa construction. Kibali mga kamik, ito yung rooftop. Dito kami maghahatak ng yero. Kibali, naggawa kami ng scaffold dahil yung wall natin is mataas, 150 cm yan. Kaya nagawa kami ng tungtungan. Ito yung tungtungan na ginagawa namin para dito tayo magtungtong pag maghatak na tayo ng yero. Ayan yung yero sa babao. Ayan, pamamaraan natin mga idol. Dahil dito namin yan i-stack muna yung mga yero. Dahil doon na area, doon kami magpapalit ng bubong. Ayan, nagawa kami ng tungtungan, scaffolding. Yan ginagawa namin. Saka lubid lang tatali namin dahil wala tayong boom truck. Manumano tayo magpaakyat ng mga yero mga idol. Itong tie wire na ito, ang purpose nito, dito natin isasanda yung yero natin. Dito siya magdadaan. Hihatakin natin ito ng lubid. Tatalian natin ng lubid yan. Dito sa construction mga kamix, kailangan mayroon tayong diskarte para masolusyonan kung paano natin mapabilis o mapagaan ang ating mga gawain. Ayan, kailangan may mga pamamaraan tayo na ating gagawin dahil ang haba kasi ng yero natin at hindi tayo makahatak pag wala tayong tungtungan. Yun, gagawa na tayo ng tungtungan. Diyan na tayo magtungtong pag maghatak na tayo ng yero doon sa baba. Yun o mga kamix, ando na sila. Hindi pa natapos yung tungtungan namin. Konti na lang, mamaya magpaakyat na tayo ng yero. Kibali, dito naman sa ating daanan, nagawa kami ng patwalk para hindi tayo makadirect pag apak sa yero o dito sa bubong para hindi masira. Ito yung patok na ginagawa namin. Dito tayo dadaan. Tubo lang yan mga kamix, mga idol. Mga kamix, yung patok namin na ginagawa. Kibali mga kamix, yun yung papalitan namin ng yero. Yan no, yung nasa bandang baba. Kibali, 11 meters yan. Punta yan doon sa dulo. Yun. Dito banda sa taas, tapos na yan. Dito na kami magpapalit sa bandang baba. Ayan. Ito yung area na papalitan namin ng yero. Yun o mga kamix, sa seat up sa ating pagtali, sa ating corrugated seat, iuna natin paglagay itong alamre. Nakikita natin itong alamre o.
kasi dito masasay ang ating yero at tatalian natin ang lubid. Yung iba kasi mga kamix, binubutasan nila dito sa gilid. Dito binubutasan tapos nilagyan ng hook. Sa akin, hindi, kasi masisira yung yero natin pag bubutasan natin yan dito. At may posibilidad din na mapunit yung gilid ng yero. Kaya tinatali na lang namin. Tapos lagyan ng karton. Yung karton ilagay natin. Yan, kibali tatlong lubid ang itatali natin para magaan siya. Yan, pagtali mga kamix. Isa dito, tapos sa dulo isa at sa may gitna. Parang hindi mahirapan ang maghatak doon sa taas. Yan, doon sa taas maghatak. Dahil ang bigat nito mga kamix sa isang piraso is mahigit 30 kilos. More or less 30 kilos yan. Ang bigat niyan. Hatakin tong alambre, sabay naman paghatak yung lubid. Yan lang paghatak mga idolo. Yan, kaya naggawa tayo ng tie wire para dyan masalay yung yero natin para hindi mabigat paghatak. Yan. Ayun na sa taas. Yan, pasok natin yung ating tie wire. Pareha lang din yun sa dulo. Nagyan. Dahil pag walang tie wire to, mabigat, di ba Gaw? Bigat yan. Mabigat yan pag hatak nila doon sa taas pag walang tie wire. Kasi naka-straight lang yan dito. Pag may tie wire, hatakin yung tie wire papunta doon at hatakin naman nila doon yung lubid na nakatali dito sa ating corrugated sheet. Toy, kumusta Toy? Toy, ayos lang Toy? Okay lang Toy? Yan. Butihin mo pagtali ha. Ayusin mo pagtali. Gagamitin nating lubid mga kamix is malaki-laki para hindi madaling maputol. Yan. Tapos lagyan ng karton ang gilid ng yero. Yan. Tapos ibangan. Ang samay style sa imong pagbangan to eh. Club hits, square nut, dugsyang. Ha? Dugsyang na? Club hits? Dagdag yan doon, oh. Yan. Yan, pisahan na paghatak mga kamix. Kailangan sabay-sabay yan. Hatak sa tie wire, hatak din sa lubid. Ayun, sila sa taas. Na may cowboy dayo? Klaro kayong cowboy ba? Yeah. Yan. Kailangan sabay-sabay yan mga idol. Taiwero. Yan, wala na. Okay, next. Ganito lang kasimple mga kamix. Ano natin iakyat yung ating corrugated sheet ng mano-mano.
Dahil wala tayong boom truck. Mano-mano na lang natin yan. 79 pieces yan, iakyat namin. Tapos yung taas haba sa ating corrugated seat is 11 meters. Another one, hatak tayo na naman. Ayan o. Doon sila naghatak kong idol. Ayan. Abot na. Good job. Yun o mga idol, mga kamix. Yan lang ang simpleng pamamaraan ng ating pagmano-mano, paakyat ng ating yero. At hanggang dito na lang. Thank you for watching. Maraming maraming salamat sa inyong pagpapanood. Bye bye at God bless sa ating lahat. Mabuhay mga construction workers. Bye bye.